Sa isang pamilya, karamihan ang nagiging problema ay hindi lamang mga anak. Marami ding pagkakataon na ang mismong ina at ama ng tahanan ang dahilan. At minsan, humahantong pa na ang mga anak ang nagpapalaya sa kanilang magulang. At ang pangyayari nga sa pamilyang Bartolome, dito iikot ang kwento ng buhay nila. May anak na tatlo si Jaime at Alice at pamilyado na ang lahat. Hindi naman masasabi na sila ay mayaman at hindi rin naman mahirap. Nasa tamang estado lamang sila ng pamumuhay at hindi naman sagabal ang kahirapan. Dati kasing OFW si Jaime, kaya nakapag-aral ang tatlong anak at napagpundar ng lupa't bahay. Nasa ibang bansa pa lang si Jaime, problema na nila ni Alice, marami itong bisyo at minsan na ding nagloko. At lahat pinalampas lang ni Jaime para sa mga anak. Tay, huwag mo nang ipadala lahat sa inay ang sahod mo. May mga asawa na naman na kami. Hihingi kami sa'yo ng tulong pag kailangan namin. Mag-ipon ka dyan itay at ang inay, laging nasa sugalan. Saad ng panganay na si Dario. Wala na talagang pagbabago ang inay mo. Matatanda na kami, hindi pa rin nagbabago. Pero anak, pag kailangan nyo ng pera, magpasabi lang kayo. Ani Jaime. Mabait na padre de pamilya si Jaime. At kahit kailan, hindi ito nagpabaya sa mga anak niya. Halos nasa 15 taon na sa Saudi si Jaime. Pero ang kayamanan niya, nasa 3 niyang anak ang kanilang diploma. At ang lupa't bahay na tinutuluyan ng bunso nilang babae, kapisan si Alice. May mga sarili ng bahay ang dalawa pa niyang anak. At ang panganay namang si Dario ang nasa katabilang ng lote nila ang bahay. At kitang-kita nito ang lahat ng ginagawa ng nanay niya. At minsan na ring nakasamaan niya ng loob ang kanyang ina dahil sa pagsusugal. Ang pamilya kasi ni Alice ay halos lahat ay nagsusugal din. Kaya doon nakuha ni Alice ang ganong bisyo. Inay, nasa sugalan ka na naman magdamag. Grabe ka naman, maawa ka naman kay itay. Magdamag ka na namang puyat ah. Bakit hindi ka po gumawa ng paraan na makatulong sa itay kaysa magsugal? Ani Dario sa ina niya. Pakialam mo ba? Anak lang kita. Saka bakit? Nahingi ba ako sa iyo ng pangsugal? Pamilyado na kayo at wala na kayong pakialam. Sagot ni Alice. Hindi na lamang sumagot si Dario. Ayaw niyang mabusong sa kanyang ina. At wala namang makakapigil sa pagsusugal nito. At buhat nga nang hindi na ipadala ni Jaime ang buong sahod niya, kinapos si Alice at nagalit. Pinagsusugal mo lang ang pinagpapaguran ko. Ang aking ipapadala ay para sa pagkain nyo ng bunso natin. Hanggat hindi pa nila kayang mag-asawa, tutulungan ko ang bunso ko kaysa sa'yo, Alice. Mula ngayon, maghanap buhay ka ng pangsugal mo, ani Jaime. Ah, ganun ba? Sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Lalayasan ko na kayo. Sagot naman ni Alice. Matagal mo nang sinabi yan. Balik ka naman ang balik dyan. Matatanda na tayo, Alice, at wala na akong pakialam sa mga pananakot mo, ani Jaime. Talagang nasa dugo na ni Alice ang bisyo at maging sa mga anak niya, hindi na siya nahihiya. Kinausap na rin ni Dario ang kanyang mga tiyahin para pagsabihan ng kanyang ina. Pero bigo ito dahil magsusugal din naman ang mga kapatid ng kanyang nanay. Wala na tayong magagawa pa sa nanay niyo, anak. Hayaan niyo na siya sa buhay niya. At hanggat ako'y nandito pa sa Saudi, ang mga apo ko pag-aaralin ko. Saad naman ni Jaime. Ganun na nga ang naging sitwasyon ng pamilya ni Jaime. Nagpapadala siya ng budget sa pagkain sa bunsong anak na nakatira sa bahay nila at lahat naman ng kailangan sa loob ng bahay nila ay kumpleto na. At hindi naman umaalis si Alice ng bahay nila. Kaya ang utos ni Jaime, hayaan na lang ito. Anak, may pera ka pa dyan? Pahingi naman. May bibilhin lang ako, daing ni Alice. Dahil ina, hindi ito matiis ni Ryan at inabutan niya ng 1,000 ang kanyang ina. Inay, huwag mo naman pong ipangsugal. Pagagalitan ako ni itay, pakiusap ni Ryan. Hindi na siya pinansin pa ni Alice at agad na umalis ng bahay. At may agad naman nakapagsumbong kay Dario na nakaupo na naman raw sa sugalan ng kanyang nanay.
Ryan, siguro binigyan mo ng pera ang inay. Nasa sugalan na naman daw ah. Pag nalaman niya ni itay, baka hindi ka napadalhan. Ani Dario. Kuya, naaawa kasi ako sa inay. Hindi ko alam na ipagsusugal. Sabi may bibilhin daw siya. Hayaan mo, huling-huli na yun. Saad naman ni Ryan. At tuluyan na ngang pinabayaan na magkakapatid ang ina. At tuluyan na ngang pinabayaan na magkakapatid ang ina nila sa utos ng kanilang ama. Pero talagang hindi na nagpapaawat si Alice. Mga kasangkapan naman nila ang isa-isang ibinebenta. Nakita ng isang kamag-anak nila na may mga inilalabas na gamit si Alice sa kanilang bahay at may kausap na mga tao. At agad naman inisa-isa ni Ryan at Dario ang gamit ng kanilang tatay. At wala na nga ang mga ito. Agad nilang kinumpurunta ang kanilang ina dahil ipabagahin ng kanilang tatay ang mga gamit na yon. At balak magtalyer na lang oras na matapos na ang kontrata niya sa Saudi. Pero wala na ang mga gamit na mamahalin ng kanilang ama. At doon sumabog na ang galit ni Jaime. Hindi! Malaking halaga ang mga yon! At bago ko maipon ang pinambili ko ng lahat ng mga yon, dugot pawis ko yon. Sobra na yung ina nyo. Uuwi muna ako. Kailangan kong makausap yung ina nyo. Kung pwede kong ibalik yan sa pamilya niya, gagawin ko. Ani Jaime. At habang naghihintay ng visa si Jaime at sa tindi ng hinanakit sa asawa, inatake ito sa puso at nasa kabaong na ito nang umuwi sa Pilipinas. Sobrang galit ang naramdaman ng tatlong magkakapatid sa ina nila. Dahil sa pangyayari, matapos ang libing, pinalayas nila ang kanilang ina at ibinalik sa kanyang pamilya. Hindi naman makampihan ng kanyang mga kapatid si Alice dahil namatay si Jaime dahil sa kapatid nila. Masakit sa akin tiya at ina ko siya. Pero sobra na po ang inay. Bata pa ako, sa sugal na umiikot ang buhay niya. Mabuti nga at wala nagmana sa aming tatlo dahil nakikita namin ang araw-araw na pagsusugal nito. Heto po ang mga damit ng inay. Bahala na po kayo sa kanya. Ani Dario. Wala nang nasabi ang mga kapatid ni Alice. Nahihiya din sila sa kanilang kapatid. At pansamantalang umalis si Ryan sa bahay nila upang ilak ang pinto ng bahay at para na rin turuan ng leksyon ng kanilang ina. Nagkanya-kanya na muna sila ng buhay. Pa, asan na ang lola ngayon? Tanong naman ng panganay ni Dario na babae. Anak, pasensya na ha. Hindi kami masamang anak. Gusto lang naming pagsisihan ng lola mo ang nagawa niya sa lolo mo. Mag-aral kang mabuti. Pinag-ipunan ng lolo mo ang pang-tuition mo. Bago siya mamatay, inayos niya lahat ang mga pangbayad niyo sa school. At tuluyan ang napaayak si Dario. Nauunawaan ko po pa. Huwag na po kayong umiyak. Baka naman magbabago pa ang lola. Ani Tintin. Dumaan ang mga taon, wala na silang nabalita pa sa kanilang ina. Basta ang alam nila, nasa bahay na ito ng mga kapatid niya. Dahil wala na naman itong magulang, matagal na. Naging busy na ang tatlong magkakapatid sa kanilang buhay pamilya at malapit nang maging guro si Tintin, ang panganay ni Dario. At ang anak ng dalawa pang kapatid ni Dario ay malapit na ring matapos sa kolehiyo sa tulong ng naipo ng tatay nila. At masayang masaya ang lahat para sa kanilang mga anak. Ngunit isang araw, habang papalabas ng gate ng school si Tintin, isang pulubi ang humawak sa kanya. Halatang may nararamdamang sakit ito sa katawan. Napaawa naman si Tintin at inabutan ng pera ang pulubing matanda. At araw-araw hinahanap si Tintin ang matanda at nag-aalala siya pag hindi niya ito makita. At isang araw nga, nabigla si Tintin ang pulubing nakahiga sa tabi ng maduming waiting shed malapit sa school nila. Nakita niya na parang hirapan nang bumangon ito. Kaya agad siyang lumapit. Nako, ano po nangyari sa inyo, Lola? Heto po ang tubig, saad ni Tintin. Agad namang uminom ang matanda at uhaw na uhaw ito. At agad na naghanap ng tindahan si Tintin at bumili ng tinapay. At pag-abot ni Tintin sa matanda, napatitig ito sa mukha ng pulubi. Lola? Diyos ko, si Lola nga! Bakit po kayo nagkaganyan?
Saan kayo nakatira? Naku, hindi kita pwedeng iuwi sa bahay. Magagalit ang papa. Saan kayo nakatira? Tanong ni Tintin. Isang lalaki namang vendor ang sumagot habang nakatingin sa kanila. May barong-barong yan doon sa may ilog. Matagal na yan doon nakatira, baka taon na rin. Sambit ng vendor. Itinuro naman ng vendor ang bahay ng lola ni Tintin at tinulungang iuwi ito. Isang maliit na barong-barong at napakadumi. At mula noon, pabalik-balik na si Tintin at inayos ang lugar ng lola niya. Lihim ang pagpunta ni Tintin sa bahay ng lola niya at itinakas niya ang bigas at dilata sa bahay nila. Lola, heto ang pagkain mo. Babalik ako sa Makalawa. At bakit po ba nagkaganyan kayo, Lola? Akala namin nasa bahay ka ng kapatid mo. Tanong ni Tintin. Pinalayas din nila ako, apo. At umiyak na ito. Lola, bakit hindi ka magbago? Matanda ka na po. Mahal ka naman ng mga anak mo. Kaya lang sana po magbago ka na. Hindi ko alam, apo. Bakit ako nagkaganito? Pinamulat kasi ng mga magulang ko ang sugal ay hanap buhay at ang kamalian ko, nagpadala ako sa bisyo. Lola, tutulungan kitang magbago. Basta dito ka lang at dadalhan kita ng pagkain. Ayaw kitang bigyan ng pera, baka magsugal ka na naman. Ani Tintin. Pero sa tagal nga na ganun ang senaryo ng maglola, nahalata ng mama ni Tintin na nawawala ang kanilang grocery at bigas. At nahuli pa niya si Tintin na nagdadala ng mga pagkain at palihim na itinatago sa bag niya. Kaya isang araw, sinundan na mag-asawa si Tintin. Anong ginagawa ng anak natin sa ilog? Pagtataka ni Dario. At kitang-kita nila na pumasok sa maliit na kubo. At nang kanilang sundan, namulagat silang mag-asawa. Inay, anong ginagawa mo dito? Pa, huwag mong pagagalitan si Lola. Please, ako na lang ang pagalitan mo po. Ani Tintin. Napatungo na lang si Alice at lumuha. Huwag kayong magagalit sa apo ko. Ako ang may kasalanan. Sambit ni Alice. Inay, hindi ako galit. Ang tanong ko, iniwan ko kayo sa mga kapatid mo. Anong nangyari sa inyo? Pinalayas din nila ako. Wala na akong mapuntahan, kaya nagkubo na lang ako dito. Hindi malaman na mag-asawa ni Dario ang gagawin. Pero kung hindi nila iuuwi ang nanay nila, ang anak naman nila ang mapapahamak. Pag bumagyo at pag tumaas ang tubig, delikado ang lugar at ang pagbalik-balik doon ng anak nila ay hindi safe. Kaya napilitan silang iuwi ito at buksan ang kanilang lumang bahay at muling ibinalik si Alice. Inay, sana naman sa edad mong yan may natutunan ka na sa buhay mo. Hindi pa puhuli ang lahat, habang may buhay ka pa, magbago ka na po. Wika ni Dario. Pangako anak, pangako ko magbabago na ako. Salamat sa muling pagtitiwala at salamat sa apo ko. Siya ang ginawang paraan ng Diyos para makabalik ako dito sa bahay natin. Sambit ni Alice. Hindi kami masamang anak, inay. Mahal ka namin eh. Sana lang, magbago ka nga ng tuluyan. Lola, pangako ha. Magbabago ka na. Aalagaan po kita. Saka, ang ibang apo mo po, sasamahan ka namin dito. Ani Tintin. Muli ngang nabuo ang pamilya ni Alice at nagdatingan pa ang iba niyang apo at pinuno ng pagkain ng bahay nila. At mula noon, hinding-hindi na sinira pa ni Alice ang tiwala ng mga anak niya. Dahil katabi lang naman ang bahay ni Dario, doon na tumira si Tintin sa lumang bahay ng lola niya. At sinamahan niya ito hanggang sa nagkakasakit na rin. At sinamahan niya ito hanggang sa nagkakasakit na rin si Alice dahil sa katandaanan nito. Apo, salamat ha. Kung hindi sa'yo, hindi na ako makakabalik sa bahay na ito. At lagi kong napapanaginipan ng lolo mo. Napatawad na niya ako. Wika ni Alice. Basta lola, lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Wala po yan sa edad. Basta po nagsisisi na kayo sa lahat ng kamalian nyo sa buhay. Maniwala kayo, mapapatawad po kayo ng Diyos. Lakasan nyo po ang katawan nyo dahil aalagaan mo pa ang mga apo mo sa tuhod. Wika ni Tintin. Masayang masaya si Ali sa piling ng mga apo niya. At kahit naka-wheelchair na siya,
Naabutan pa niya ang masasayang sandali sa piling ng mga apo niya sa tuhod.